Sa buong bansa, may isang lugar na kinikilala bilang tahanan ng mga deboto at mga himala ng mahal na ina ng laging saklolo. Ito ang pambansang Dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, isang lugar na daluyan ng biyayang hindi kailanman ipinagkait kaninuman. Simula May 13 hanggang June 27, kapistahan ng ina ng laging saklolo, inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng espesyal na kaganapan dito sa pambansang Dambana. Ito ang pilgrimage season sa Dambana, espesyal na panahon ng mga deboto na tatanging pagkakataon ng paglalakbay kasama ni Maria patungo kay Kristo ang ating laging saklolo. Dito sa Dambana, bawat deboto ay sinasalubong ng may mainit na pagtanggap at isinusugong maging saklolo din ng pag-ibig na ganap. Ang bawat manlalakbay ay bibigyan ng espesyal na pagkakataong mas mapalapit sa ina ng laging saklolo. Sama-sama tayong maglakbay na puno ng pag-asa patungo sa biyayang walang hanggan ng mahal na ina ng laging saklolo. Tara na't ipakilala siya sa buong mundo dahil bawat deboto, misyonero. Good evening po sa ating lahat. Announcements. Ang Redemptorist ALS o Alternative Learning System ay isang programa ng simbahan na katuwang ang DepEd ALS Paranaque ay patuloy na tumatanggap ng mga out-of-school youth and adult na may edad 12 years old pataas na hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa elementarya at 16 years old pataas naman sa junior high school na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa alternatibong pamamaraan ng pagkatuto. Ito po ay libreng pag-aaral kaloob ng Shrine of Our Mother Perpetual Help. Sa mga nais magpatala ay pumunta po sa ALS office sa Vinteres Hall ng simbahan at hanapin si Ms. Dang, Redemptorist ALS Coordinator. At lumabas na po ang bagong issue ng The Icon News Magazine ng Redemptorist Vice Province of Manila. Makakuha po kayo ng kopya nito sa mga designated boxes sa gilid ng simbahan at front office. Ano man pong donasyon ang inyong may pagkakaloob ay lubos po naming pinasasalamatan. At malugod po namin kayong inanyayahan na dumalo at makiisa sa mga sumusunod na gawain dito sa pambansang Dambana ng mahal na ina ng laging saklolo. Mass with St. Gerard's League sa ika-3 ng Hunyo, Lunes, sa kadap na alas 9:30 ng umaga. At Midnight Novena Mass sa ika-5 ng Hunyo, Miyerkules, sa kadap na ika-12 ng hating gabi. At isa pong paunawa, ang pagpaparangal at paglalapat ng banal na larawan ng mahal na ina ng laging saklolo tuwing Lunes hanggang Sabado maliban sa Miyerkules tuwing pagkatapos ng alas 6:45 ng umaga, alas 9:30 ng umaga at ika-5 at kalahati ng gabi na misa. Sa araw na Linggo pagkatapos ng ika-6 at kalahati ng gabing misa hanggang ika-12 ng hating gabi. At tuwing Miyerkules, sa kadap na ika-8 ng gabi hanggang ika-12 ng hating gabi. Maraming salamat po. Please all kneel for the prayer for the enlightenment of our leaders. Together, God, our loving Father, you have given us the precious gift of family in our society. Bless our family with your protection, guidance, and strength in these challenging times.
We come before you seeking the enlightenment of our leaders as they make decisions that impact the lives of many, touch their hearts and minds to recognize the importance of upholding the sanctity of marriage and family. Grant them wisdom and understanding to make choices that promote healing, reconciliation, and love in every family in our society. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer for the enlightenment of our leaders. Guide their hearts and minds so that they may make decisions that align with the will of God in our lives. Amen. Please be seated. Brothers and sisters, today we celebrate the solemnity of the most holy body and blood of Christ. Our mass presider for this hour is Reverend Father Ronald Balase, CSSR, and everyone is invited to join in the prayers, songs, and responses in our mass. Thank you. This day, all of creation joins us in praise, lifting our voices, lifting our hearts to the glory of God forever. God of power and into our presence this day. Strengthen us now with the spirit of faith we gather in your name. The God of all grace has blessed us this day. All of creation joins us in praise, lifting our voice. Lifting our hearts to the glory of God forever. God of mercy and truth, who brings us from night into day, nourish our spirit of hope and shield us from all fear. The God of all grace has blessed us this day. All of creation joins us in praise, lifting our voices, lifting our hearts to the glory of brothers and sisters,
We are gathered in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, as we are gathered today to celebrate the solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ, we continue to come to the Lord to beg for His mercy and ask for His forgiveness. Therefore, let us ask God to forgive us our sins, that they may be worthily celebrate the sacred mysteries. Together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my most grievous fault, therefore I ask Blessed Mary, ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy, have mercy. Lord, have mercy, have mercy. Christ, have mercy, have mercy. You are Lord, our only one. You are Lord.
Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. When Moses came to the people and related all the words and ordinances of the Lord, they all answered in one voice, "We will do everything that the Lord has told us." Moses then wrote down all the words of the Lord. And rising early the next day, he erected at the foot of the mountain an altar and 12 pillars for the 12 tribes of Israel. Then, having sent certain young men of the Israelites to offer holocaust and sacrifice young bulls as peace offerings to the Lord, Moses took half of the blood and put it in large bowls. The other half he splashed on the altar. Taking the book of the covenant, he read it aloud to the people, who answered, "All that the Lord has said, we will heed and do." Then he took the blood and sprinkled it on the people, saying, "This is the blood of the covenant that the Lord has made with you. In accordance with all these words of his." The word of the Lord. Thanks be to God. How shall I make a return to the Lord for all the good he has done for me? The cup of salvation I will take up, and I will call upon the name of the Lord. Precious in the eyes of the Lord is the death of his faithful ones. I am your servant, the son of your handmaid. You have loosed my bonds. I will take the cup of salvation and call on. To you will I offer a sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord. My vows to the Lord I will pay in the presence of all his people. I will take the cup of salvation and call on. Thank you.
A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, when Christ came as a high priest of the good things that have come to be, of the passing through the greater and more perfect tabernacle, not made by hands, that is, not belonging to this creation, he entered once for all into the sanctuary, not with the blood of goats and calves, but with his own blood, thus obtaining eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and sprinkling of a heifer's ashes can sanctify those who are defiled, so that their flesh is cleansed, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from dead works to worship the living God? For this reason, he is mediator of a new covenant, since a death has taken place for deliverance from transgressions under the first covenant. Those who are called may receive the promise eternal inheritance. The word of the Lord. Thanks be to God. Please remain seated. Let us all pray the sequence, Lauda Sion. Together, lo, the angel's food is given to the pilgrim who has striven. See the children's bread from heaven, which on dogs may not be spent. Truth, the ancient types fulfilling, Isaac bound, a victim willing, Paschal lamb, its lifeblood spilling, manna to the Father's sent. Very bread, good shepherd, tend us. Jesus of your love, befriend us. You refresh us, you defend us. Your eternal goodness, send us in the land of life to see. You who all things can and know, who on earth such food bestow, grant us with your saints through lowest, where the heavenly feast you show, fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia. Please all stand. I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord.
On the first day of the Feast of the Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples went off, entered the city, and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them, and said, "Take it, this is my body." Then he took the cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating mga Pilipino, isa sa mga pinakamagandang kagawian natin ay ang ating mga malaking selebrasyon. At kapag may selebrasyon, laging pinakasentro ay ang pagkain. Mapasimpleng birthday, glamorosong kasalan, o kahit ano pang mga pagdiriwang sa pamilya, lalo na kapag piyesta, hindi mawawala ang handaan. Kapag may okasyon, pihadong may pagkain. Ang tanong ko po ngayon, ano nga bang mayroon sa pagkain na hindi ito nawawala? Siguro marahil sa maliban sa ito'y pangunahing pangangailangan natin, isa siguro sa pinakamagandang bahagi ng pagbabahaginan ng pagkain dahil ito ay nagbubuklod sa ating lahat. Ito ang nagdadala sa atin sa iisang hapag. Nabubuo ang pamilya, nabubuo ang komunidad. Hindi ba tuwing may bisita tayo, hindi natin pwedeng maiwasan na hindi sila alukin ng pagkain bilang tanda ng ating pag-welcome, bilang tanda ng ating pagtanggap sa kanila. Ibig sabihin, ang pagkain ay nagiging simbolo ng pagsasama-sama o sa isa pang salita, sa pagtitipan natin bilang isang pamilya, bilang isang komunidad, o bilang isang magkakaibigan.
Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang solemnidad ng Corpus Christi o ang katawan at dugo ni Kristo. Ito ang tinatanggap natin sa ating Eucharistia. At naniniwala tayo na ang tinapay o ostya o ang alak na ating tinatanggap ay tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristo. Sa ating Ebanghelyo, inihayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay at nang sinumang tatanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na sa pamamagitan ng tinapay at alak, binibigyan tayo ng Diyos, na binibigay ng Diyos ang kanyang sarili. At ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Brothers and sisters, the event or the Eucharist is an event that goes beyond time and space. Ibig sabihin, sa tuwing tayo'y nagmimisa o nagdidiwang ng Eucharistia, hindi lamang ito nangyayari sa ngayon, kundi dito ay nagtatagpo ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang ating hinaharap. The past, the present, and the future are revealed to us all at once. Una, sa misa ay ating inaalala ang nakaraan ng si Jesus ay nagabili ng kanyang sarili sa kanyang mga alagad na gawin nila ang pag-alaalang ito. Inaalala natin ang naging pagliligtas ni Jesus na kung saan ang kanyang katawan at dugo ay tunay na inaalay para sa atin sa krus. Tayo din sa kasalukuyan ay nagmimisa at tumatanggap ng Eucharistia ay patuloy na pinalalakas at binubusog ni Jesus ng kanyang presensya. At higit pa roon, sa bawat misa, tayo ay lumalaho sa misa sa hinaharap. We are once celebrating this banquet with God's heavenly banquet. Tayo ay nakakabahagi sa pagdiriwang sa kalangitan. Therefore, brothers and sisters, in every Mass, the past, the present, and the future are unfolding together before us. Kung kaya't sa bawat misa ay napakadakilang grasya ang binibigay ng Diyos sapagkat patuloy niyang ibinibigay sa atin ang kanyang kaligtasan, ang kanyang awa na una niya nang binigay sa krus at ibibigay pa rin sa atin sa hinaharap at ibinibigay, ibinabahagi sa atin sa kasalukuyan. Ito ang grasya na hatid ng tinapay at alak. Ito ay ang patuloy na pakikipagtipa ng Diyos sa atin na simula pa noon, ngayon at magpasawalang hanggan. A continuous testament of God's fidelity to us. Kaya mga kapatid, ito siguro ang magandang tingnan natin sa ating pagdiriwang ngayon. Ang dugo at katawan ni Jesus ay sakramento ng kanyang katapatan sa kanyang tipan sa ating lahat. Sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, siya ay patuloy na nagiging buhay sa ating lahat. Sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo,
ang Diyos ay patuloy na nakikipagtipan sa bawat isa sa atin. Kung kaya't sa ating patuloy na pagtanggap sa Kanya, patuloy niya tayong pinupuno ng Kanyang mga grasya, at but we are constantly also being renewed with God's covenant. Mga kapatid, hindi ba sa tuwing tayo ay naghahanda sa anumang okasyon, hindi ba't ang pinakasentro ay ang ating pagsasama-sama bilang pamilya o komunidad o bilang isang magkakaibigan? Sa ating paghahanda o pagdalo sa anumang okasyon at anumang kainan, patuloy nating kinikilala ang bawat isa na kapatid, kapamilya at kaibigan. Ibig sabihin, patuloy nating pinalalakas ang ating pagsasamahan. Patuloy nating pinapanday ang pagkikipagtipan natin sa bawat isa. Gayon din ang regalo ng katawan at dugo ni Kristo, patuloy tayong pinag-iisa at pinagbubuklod bilang tanda ng ating pakikipagtipan sa Kanya. Mga kapatid, ang pagtitipan na ito ay pinalalawig at pinatatatag ng patuloy na pagbabahagi ni Jesus ng Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang katawan at dugo. At gayon din sana ang gawin natin. That the grace that we receive from Jesus must impel us to strengthen our covenant with Him by sharing also as Jesus did. Tayo sana ay patuloy na maging tanda na si Jesus ay tunay na buhay, na ang Diyos ay patuloy na nakikipagnahan sa atin sa pamamagitan ng ating pakikipagkapwa-tao, higit lalo na sa pagbabahagi. God's covenant is sealed by His loving self-giving for us. We pray that we too emulate such act. As St. Paul declares in his letter to the Hebrews in our second reading today, the sacrifice Jesus made make us clean from all our sins, that we may be worthy to praise God and that we may also live. Pinupuno tayo ng buhay ni Jesus sa Kanyang pagbibigay ng sarili, sa Kanyang patuloy na pakipagtipan sa atin sa pamamagitan ng Kanyang katawan at dugo upang tayo'y patuloy na magpuri at mabuhay din. Kaya ito sana ang hamon sa ating lahat, na sana ang lahat ay makadama ng kabusugan sa hapag ng ating pananampalataya, lalo na sa panahon ngayon na kung saan marami ang nahihirapan at nagugutom. Sana ang bawat isa sa atin at bawat pahanan ay maging hapag ng patuloy na pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Amen. Let us all stand and profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven. It is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting.
Amen. Brothers and sisters, let us pray to God, our Father, that our Eucharistic celebration may truly be a sign of unity, brotherhood, and sharing. In Jesus' name, and we pray. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May the Holy Father, Pope Francis, the bishops, priests, and deacons proclaim by their lives the meaning of the sacred mysteries they celebrate, we pray. Lord, hear our prayer. May the body and blood of Christ heal all the divisions among the Christian churches and bind them together in love and service, so that one day all may sit as one at the Eucharistic table, we pray. Lord, hear our prayer. May the sick, the elderly, the handicapped, and those burdened with trials and difficulties be comforted with the hope and presence of Jesus in the Eucharist, we pray. Lord, hear our prayer. May our departed brothers and sisters come to share the banquet of everlasting life, we pray. Lord, hear our prayer. For those who offered masses to be celebrated in the National Shrine of our Mother of Perpetual Help, may God answer their petitions and hear their thanksgiving, we pray. Lord, hear our prayer. In silence, let us pray for our personal intentions. God, our Father, we thank you for this sacrament of salvation. Help us to worship you with lives poured out in loving service for the sake of our brethren. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mo yari ngabing ulan, kawin
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Grant your Church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery in the offerings we here present, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper with His apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, He offered Himself to you as the unblemished Lamb, the acceptable gift of perfect praise. Nourishing your faithful by this sacred mystery, you make them holy so that the human race, bounded by one world, may be enlightened by one faith, united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament so that, bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song of adoration, and we, with all the hosts of angels, cry out, and without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At a time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
the mystery of faith. Save us, O Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Jesse, our Bishop, and all the clergy, together with all the laity. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to call God our Father. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church,
and graciously grant her unity and peace in unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. As one family, let us share with one another Christ's peace. Peace. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Kay Kristo, mabuhay.
Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. Be gracious to your people, O Lord, and do not withhold consolation on earth from those you call to strive for heaven. Through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Mass is now offered. Let us go, glorifying the Lord by our life. Thanks be to God. Creatures of our God.